today. Today, gagawin tayo ng portrait using CSS and HTML. So, gawa lang tayo ng folder. Yan. Then, create new text. Kahit notepad lang gamit natin, guys. Then, dito tayo mag-code ng ating CSS or yung ating style. So, dahil wala pa tayong image, so, i-empty ko na lang muna yung ating URL image. Yan. Empty ko na lang muna. Thank you.
So after natin ma-code yung CSS, then copy na lang natin yung ating image sa ating folder. Copy, then paste natin. Paste natin dito sa folder natin. Yan. So, kahit anong image lang dito. Pwede nyo palitan yung name. Yan. So, yung papangalan ko na lang dito is image. Then, balik ako sa notepad. Then, lagay ko lang dito yung pangalan ng image. Pinangalan ko doon is image. Then, yung extension, yung JPEG. Or, pwede rin maging PNG. Yan o. JPEG 5. At ayan dyan. Isa kasi PNG yung pictures. Then, save lang natin as CSS. So, pinangalan ko ng main.css. Save. So, andyan na yan. Then, pwede mo na i-delete yung notepad. Yan. So, yung gagawin na naman natin is yung HTML. So, create tayo ulit ng notepad. Yan. So, dito natin gagawin yung HTML file. Yan, in-include ko lang yung ginawa nating main.css. Ilagay ko lang dito. Sa p-tag is yung p na to is dito niya ilalagay yung text na gusto niya i-display doon. So, may sample ako dito. I-upload ko na lang din to sa source code. Ilalagay ko dyan sa description. So, yan, pinaste ko lang dito yung text. Napili ko. Then, save as. Then, index.html. Save as na lang as index.html. Then, x. Then, pwede nyo na i-delete yung notepad na to. Then, nandiyan na siya. Ayan. Then, double-click nyo lang or paano i-open sa browser para makita yung result.
Pwede nyo open with, pwede nyo i-open kahit anong browser. So yan, nakalimutan ko gawing black. So ganun, edit ko lang. Ito lang ako dito. Open with notepad. Yan. Nakalimutan ko yung CSS. Lagyan ng color black. Background. Nikod na yun ng black is 00. Yan guys. And kung gusto nyo makita yung buong picture, edit nyo lang yung CSS. Open with notepad lang. Yan. Tanggalin nyo lang yung cover. Yan. Then save. Yan. Nakita nyo na lahat ng image. Then, ganito naman kung paano siya i-save. Copy nyo lang yung snipping tool. Yan. Snipping tool. Okay. Then, file, save as, then, sa directory, save.